Yung huling convention dun sa Baguio. Si Bronic, ewan ko kung nagbigol si Bronic, hindi ko alam kung nasabi niya ito eh. Si Bronic ay NEC representative na ang nire-represent niya ay Pasay. Kasi semi-chapter din siya. Kaya nga, nandun siya sa Baguio. At naging second nominee natin nung nakaraang eh, hindi ho tayo sumali. Kahit ay magkagulo pa, etc. Tama po ba? Pwanto sinig ng National Executive Council natin hanggang ngayon. Kung muli siyang mahalal, magkakaroon ng eleksyon dito sa Pasay, bago tayo mag-National Convention, yun pa rin siya. Kaya isa siya sa officers natin. Dahil wala pa namang convention na nagaganap. Ang magpapalit lang uli sa kanila ay yung panibagong convention. Yan, yun lang o, itagdag ko. Anyway, Bicolano naman kayo. Sino ba magkakatulong-tulong? Tama po ba? At yung Bicolano votes ninyo, panindigan niyo yun. Siyempre, kabro. Diba? PGBI pa. Officers pa natin. Kayo na ho, bahala. Tapos, yun. Gusto ko lang sanang ipakilala sa inyo yung susunod nating tagapagsalita, si Bro Binky, saka si Romel. DICT staff po ito ni GS. Meron kasing project yung DICT sa bawat bayan. Eh, sila na ho yung magdi-discuss. Humihingi sila ng tulong sa inyo kung paano may implement ito sa bawat munisipalidad dito sa Tam Norte at sa Kakam. Si Bro Binky po. Yeah, Bro Romel. Tama ka dito. Ang bago na. Good morning! Good morning po. Anyway, bago namin masabi yung project ng DICT, kung saan galing si si Supremo, si GS, actually pre-laptop yun, saka pre-tablet. Ibigay mo na konting kasaysayan lang. Nung naging secretary ng Department of Information and Communications Technology si secretary noong July 2019. And ngayon malapit na yung pandemic. And during pandemic, isa sa mga nagawa niya ng maganda na pagkakaral sa ating bayan dahil sa DICT as secretary ay tungkol sa work from home, okay? Tsaka work from everywhere. Dahil during the time, remember, during the lockdown, maraming hindi makapasok, di ba? And gusto ng mga private, ilang private sector na magsara na ibang company, lalo ng mga DPO, yung mga call centers, at saka yung mga online services. Even the government, at saka yung mga DepEd, sarado ang, okay, sarado ang eskwelahan, ang commerce, trading, sarado din. So, inutusan niya ang mga telco na ipatibay ang pagbigay ng internet of communication services to sa PLDT, Globe, and other data providers. And it proves, napatunayan niya na binigyan niya ng pag-usahan na pagandahin ng servisyos para ma-meet yung ating internet service o data para sa e-commerce, sa BPO, online services. Nagawa po yun. For that, na-maintain, hindi tayo naaalis sa trabaho, hindi nag-stagnant, pwede pa rin tayo magtrabaho na work from everywhere. Yung dalawang yung cellphone mo, maglalaking ka lang. Diba? Sa cellphone na pwede magtrabaho. Pwede ka lang, pwede ka rin bumoto, di ba? Yun po yun. At nakaroon ng mga around 40,000 na new employees na hiring sa private, not to mention the public. Yan si GS, ang team ni GS sa amin, sa DICT. Pati yung mga Grab,
lalabot, dati wala yan, di ba? Mayroon ganun services, transport. Dumadaan sa